Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, kinausap ni Adrian si Lena at sinasabi nito na gusto niyang tulungan para makabangon ang Royal Wellness. Pero may iba pa palang plano si Adrian. Sinasabi niya na mahal niya pa rin daw si Lena. Niyakap niya si Lena dahil plano niya itong gahasain, pero dumating si Jordan at naabutan sila. Sinuntok siya ni Jordan at tinulungan naman si Lena na makabangon. Binalikan naman ni Lena si Adrian at sinampal ito at sinabi niya na alam niyang may atraso siya kay Adrian dahil dinaman niya ito sa galit kay Lucas, and I'm sorry ang sabi pa niya. Pero sa ginawa daw ngayon ni Adrian ay quits na sila. Pinipigilan pa ni Adrian si Lena na umalis, pero sinabi sa kanya ni Jordan na tumigil ka na. Natunto naman ni namang Kiko at ang kanyang mga samahang pulis ang tinitirahan ni Brian at nahuli nila. Pinosasa nila ito at dinala sa presinto. Pagdating sa presinto, binasa lahat ni Mang Kiko ang mga kaso ni Brian na nakapatong sa kanya. At tinanong pa ni Mang Kiko ang kanyang mga ginawa, kung sino ang nag-utos sa kanya, pero hindi siya nagsalita. Gigil na gigil si Mang Kiko sa kanya at hinablot ang kanyang damit. Sinabi pa ni Brian sa kanya na suntukin na lang daw siya, pero sinabi ni Mang Kiko na hindi niya iyon gagawin. Ayaw niya daw masira ang kanyang pangalan dahil lang kay Brian. Dinuro ni Mang Kiko si Brian at sinabi nito na hindi niya daw titigilan hanggat hindi ito umaamin sa kanyang mga krimen na ginawa. At dapat tandaan daw ni Brian ang kanyang mga sinasabi. Pabalikin na Lena at Jordan, nag-uusap sila at sinasabi ni Lena na maraming salamat dahil iniligtas na naman daw siya ni Jordan. Nagagalit naman si Jordan dahil ayaw magsampa ni Lena ng kaso laban kay Adrian kahit yun na ang ginawa sa kanya. Dahil sinasabi niya kay Jordan na may iba siyang pinaplano. Naabutan naman ni Vanessa si Adrian na umiinom at sinabi nito na kung bakit naglalasing. Nasa kanya na daw ang lahat ng yaman ni Lucas, ano pa ba daw ang problema? Magagawa niya daw ang lahat kung ano ang kanyang gusto. Pero sinabi ni Adrian sa kanyang ina na aanhin niya daw ang yaman kung malungkot naman siya. Kung hindi niya naman daw kasama ang taong kanyang mahal. Sinabi naman ni Vanessa na kung tungkol na naman ba kay Lena. Sinabi pa ni Vanessa kay Adrian na akala ko ba naka-move on ka na. Sinagot niyang kanyang ina na I tried mom, pero wala. Dahil may mahal na daw iba si Lena. Galit namang sinabi ni Vanessa kay Adrian na Adrian, wake up. Forget about Lena, you deserve everything at pwede daw siya makakuha kung sino mang babae ang gusto niya. Bigla namang ibinato ni Adrian ang kanyang hawak na baso at sumigaw na I want Lena. Kapag hindi daw mapunta sa kanya si Lena, ay hindi ito mapupunta sa iba. Nabalitaan naman ni Lena na nakakulong na daw si Brian at pinuntahan niya ito sa presinto. Tinanong niya si Brian kung sino ang nagpasunog sa kanilang bahay, nasanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo dado. Tinanong pa ni Lena si Brian kung sino nag-utos sa kanya sa lahat ng mga krimen na kanyang ginawa. Sinabi naman ni Brian sa kanya na wala na silang magagawa dahil patay na si Lucas, na siyang mastermind at nag-utos sa kanya ng mga krimen. Sinabi din ni Brian kay Lena na si Adrian ang nag-utos sa kanya para nakawin ang notebook na nakalagay ang formula ng kanyang sabon. At nalaman daw ito ng mga narsiso dahil kay Miguel. At naalala naman ni Lena na si Miguel ang kanyang sinabihan na nakalagay sa lumang notebook ang formula ng kanyang sabon. At inako din ni Brian na dahil sa pagnakaw ng formula ng sabon ay nasunog ang kanilang bahay. Wala daw sa usapan na sunugin ang bahay ni Lena, pero naabutan siya ni Mang Dado na tabig ang gasera at yun ang pinagmulan ng sunog. Pagdating naman sa pansyon ay agad naman pinuntahan ni Lena ang kwarto ni Adrian para kumprontahin sana tungkol sa mga sinabi ni Brian sa kanya, pero narinig niya na nag-uusap ang mag-ina sa loob ng kwarto. Narinig ni Lena na gustong papuntahin ni Adrian ang kanyang ina sa Maldives, pero sinasabi ni Vanessa na ayaw niya at wala siyang kasalanan, bakit aalis siya? Sinabi ni Adrian na dapat na silang maghanda dahil nakulong na daw ang kanyang tito Brian. Who knows, baka si Vanessa na daw ang kasunod. O baka siya daw. Kailangan daw pumunta si Vanessa ng Maldives dahil pag napatunayan na may kasalanan si Vanessa ay hindi siya i-deport ng Maldives.
mapaprotektahan daw si Vanessa doon. Pero matigas pa rin na sabi ni Vanessa na no dahil wala daw siyang kasalanan. Sinabi pa ni Adrian sa kanyang ina na kung hindi ito susunod sa kanya ay pasensyahan na lang sila dahil wala rin itong pera. Bumisita naman si Lena kay Ramona sa kulungan at sinabi niya sa lahat ang kanyang nadiskubre at ang mga inamin ni Brian sa kanya na si Adrian ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang lolo. Masyadong delikado daw ang sinasabi ni Jordan sa mga plano ni Lena. Kaya kung pwede, itigil niya na daw. Patay na daw si Lucas at si Vanessa ay wala ng kapangyarihan at wala na ring pera. Kaya tama na raw, pero sinabi ni Lena na hindi daw siya kontento. Ang gusto niya ay makita silang dalawa na nagpapatayan, na ang kanyang tinutukoy ay si Adrian at si Miguel. Dahil lahat sila daw ay gahaman, mainitan ng ulo, at hindi magpapatalo sa isa't isa. At sinabi ni Jordan na talagang aabot pa daw sa patayan, pero sinabi ni Lena na sila ang gagawa sa isa't isa at labas na sila doon. Sinabi naman ni Doc Martina na napaka-suspicious kay Adrian kung bakit gusto niyang papuntahin sa Maldives si Vanessa. Sumagot naman si Ramona na baka may tinatago. Sinabi naman sa kanila ni Jordan na pwede niyang i-hack ang kanyang cellphone at ang computer nito. Abangan. Nadiskubre ni Jordan at sinabi niya kay Lena na ang lahat ng pera na ninakaw sa kanilang kumpanya ay pumapasok sa bank account ni Miguel. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Keep safe and God bless always. Don't forget to like and subscribe.